Paling panipun 5 quarter 3 week 5. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino, isahan nagkaroon ng maraming pag-asa sa iba't-ibang panig ng ating bansa noong panahon ng Espanyol. Oras na muli para sa isang kabuluhang pag-aaral, tayo na, tara na, at maghanda na para matuto. Ang mga hindi magandang karanasan sa mga patakaran at pagbabagong pinatupad ng mga Espanyol ay nabigay daan sa tiyong-tiyong pag-usbong ng damdaming makapayan ng mga Pilipino. Ito ang nagpasimula ng mga pag-aasa ng mga katutubong bilang pagtutol sa mga pagmamalabis at pang-aabuso ng mga Espanyol. Una, pagtutol sa monopolyo sa tabako. Ang monopolyo sa tabako ay isang programang pang-ekonomiya na pinatupad noong 1782 ni Gobernador General Jose Pasco upang pagkuha ng kalitang kita ng Spain at yun din ang pamahalang Espanyol sa Pilipinas. Nasimula naging maganda ang layunin ng mapamahalaan ng monopolyo sa tabako. Ang magsasakang lumahok ay nabigyan ng karapatang kabayaran sa kanilang ani, ngunit nang lumahok naging mapang-abuso ang mga Espanyol na naghihirap sa mga Pilipino. Isa yun sa mga dahilan ng mga pag-aasa ng mga Pilipino ang monopolyo sa tabako. Ngayon pa nga, bukod sa monopolyo ng tabako, ay nagkaroon din ng iba pang pag-aasa. Ang patuloy na pumamalabis ng mga Espanyol sa mga Pilipino sa ilalim ng monopolyo sa tabako ay nagpasimula ng kalat na pag-aasa sa mga lugar na kalahok dito. Ilan sa mga ito ang pag-aasang pinamunuan ni Pagalat sa Cagayan, pag-aasa ni Lagutaw at Baladon ng Kalinga noong 1785. Pag-aasa ng mga tagasaman sa Bataan at ang rebelyon na sumiklab sa Lawag noong 1788. Ipinatigil ang monopolyo sa tabako sa Pilipinas noong 1882 matapos ang 100 taon nitong operasyon. Ang pangalawang pag-aasa ang pangalawang pag-aasang agraryo noong 1745. Pangalawang dahilan kung bakit nag-aasa ang mga Pilipino. Ang pag-aasang ito ay nagugat sa pang-abuso sa agraryo at pangangamkam ng lupa ng mga Fraile mula sa mga katutubong Pilipino. Ito ay isang pagkilos upang tubusin o bawiin mga Fraile ang mga lupain pamana sa mga katutubo ng kanilang mga ninuno at o ancestral domain. Ito ang pangalawang dahilan ng pag-aasa dahil sa pagmamatigas sa mga Fraile na ibalik ang mga lupain, gumaganap ang mga kanilukan at nangawal sa kumbento. Binasa at sinunog din ng mga katutubo ang ilang
simbahan at maging ang mga kabukirin. Naging sentro ng pag-alisang ito ang Katagulugan sa pangunguna ng mga bayan ng Lian at Asumbo sa Batangas na umabot sa mga karating na lawilan. Nakarating sa hari ng Espanya ang pangyayari nito at pinag-utos na ibalik ng mga prayle sa mga tutubo ang kanilang lupain, subalit nagapila ang mga prayle kung kaya't walang lupain ang naibalik sa mga katutubo. Isang masaklap na pangyayari. Ang pangatlo ay okupasyon ng mga British sa Maynila. Isang tunggalian ay naganap sa pagitan ng mga bansa sa Europe mula 1756 hanggang 1763 na tinatawag na Seven Years' War. Ito ang nagugat sa tunggalian sa kapangyarihan ng Great Britain at France. Lumaganap at timbahan na sumali ang mga kanilang mga kaalyadong bansa, ang Russia para sa Great na para sa France. Dahil sa pagkakasangkot ng Spain sa timbahan, ang Pilipinas bilang kolonya nito ay hindi rin nakaligtas. Nagpadala ng mga tropa ang Great Britain sa Pilipinas sa pumuno ni Rear Admiral Samuel Cornish at Brigadier General William Draper kasama ang mga sundalong British at Sepoy. Tuloy-tuloy ang ginawang pananakay ng mga British sa Intramuros mula Setyembre hanggang Oktubre na pinagtawag na Battle of Manila 1762. Nadun sa tingin ito ng pananakay ng mga Espanyol sa tulong ng mga katutubong sundalo. Subalit ang naig pa rin ng mga British, pinahayag ni Arzobispo Rojo ang formal na pagsuko ng mga Espanyol sa Intramuros sa kapangyarihan ng mga British noong Oktubre 6, 1762. May talaga naman si Dosen Drake bilang British Governor ng Maynila noong Nobyembre 2, 1762. Ang pagbagsak ng Maynila sa kanya ng mga British ay lalong nagpaiting ng mga pag-alsa sa dulong hilagang bahagi ng Pilipinas. Kabilang narito ay ang pag-aklas na pinaminuhan ni Diego Silang na naglayong palitan ng pamunuan ng mga Espanyol sa Ilocos ng mga katutubo. Matagumpay nilang napalis ang mga pinunong Espanyol sa Ilocos noong Disyembre 14, 1762. Bilang tugon ng mga Espanyol sa tagumpay ni Silang, tinawag siyang bandido at pinagutos ang agarang pagsuko niya. Hindi sumuko sa Silang at humingi ng tulong sa mga British upang labanan ang mga Espanyol. Subalit isang maliit na kanyang lamang ang pinadala ng mga British bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Nagtapos ang buhay ni Silang na pinagpatay siya ng mga Espanyol sa kanyang kaibigan na si Miguel Picos. Ang kanyang asawa naman na si Gabriela Silang ang nagpatuloy ng kanyang ipinaglalaban. Sa paglagda ng Treaty of Paris noong Pebrero 10, 1763, na nagpawakas sa Seven Years' War, tuloy ang umilisan ng mga British ang Maynila at muli itong naibalik sa mga Espanyol. Sa pag-aalsa ni Hermano Pule, isang pare na klas laban sa mga Espanyol, siya si Apolinario de la Cruz ay mas nakilala bilang si Hermano Pule. Siya ay namuno sa pag-aalsa ng Pilipinas na may kinalaman sa pakikibaka para sa kalayaan sa reliyon. Tinangan niya na maging pare sa mga edad, subalit hindi siya tinanggap dahil
dahil mas pala lamang ang maaaring maging pari noong panahon na iyon. Dahil dito tinatag niya ang Contradia de San Jose na isang kapatirang pareligyon noong 1832. Layunin niyang kilalanin ng mga Espanyol ang kanyang kapatirang pareligyon. Lubos naman ay kinagalit at tinutulan ito ng mga Espanyol. Noong October 23, 1841, lumusob ang mga sundalong Espanyol upang ulihin Sir Malpole at buhatiin ang kanyang kapatiran. Nakatakas at nagtago si Malpole sa Baliw, Ibanga, ngunit agad din siyang nahuli. Ipinulong at tinuturan siya ng kamatayan sa pamagitan ng firing squad. Pinuputol ang kanyang katawan at ipinakita ng mga Espanyol sa publiko bilang babala sa mga magtatangkang kalabanin ang pamanang Espanyol. Yun po ang mga dahilan ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Maraming salamat po.